And we're back, and welcome na naman sa isang episode ng Abot Kayang Show. Nagtataka kayo bakit ako nagja-jacket sa intro. Jacket tayo kasi special tong vlog na to. Kung gaano ka-special, mas special pa to kaysa sa halo-halo na merong leche flan sa taas. Leche flan ba yun? Ice cream. Basta ganun. Mas special pa to kaysa dun. Kasi ngayon, meron na tayong 1,998 subscribers. So kung di ka pa nakasubscribe, make sure to like and subscribe para maging 2,000 subscribers tayo, ano? And now back to the main video. Ito na po yung ating another Lazada product. Lazada, antayin ko yung sponsorship nyo. Anyways, ito yung ating Mitsushi power bank. Ito is 10,000 mAh at galing pa ho ito ng Malabo, Metro Manila, Valenzuela. Akala ko galing pang China. So ang binayad ko dito is 329 at kasama na ho dyan ang shipping at ako ho ay taga Cavite. So buksan na natin. And ganun-ganun lang, na-unbox na ho natin itong Mitsushi power bank. So, kung makikita nyo naman kung gaano kasira yung box, ngayon ko lang naalala na hindi ko pa pala ito nashushoot ng montage. Anyways, pasensya na kung gutay-gutay na yung nakikita nyo yung box sa montage. Hindi ko sinasadya. Basahin muna natin yung box. So, sa box, makikita natin yung ating logo, yung design. Again, yung box natin, magandang quality. Naka-gloss finish, kung nakikita nyo. Glossy finish yung mismong power bank. Then yung logo, naka-gloss finish din. Naka-emboss. Smooth finish, matte. Then yun, 10,000 mAh power bank, Type-C and micro input. Kaya ako nga pala ito binili kasi meron siyang Type-C kasi naka-Type-C na yung phone ko. And ayoko naman yung dalawa-dalawa pang kable yung dadalhin ko. Meron na rin siyang quick charge 3.0, so mamaya titesting natin yan. So ito na ho. Ito yung ating power bank. Naka-plastic. And may kasama siyang micro USB. Sa kasamang palad, wala ho siyang kasamang USB-C. Ayun lang yung pangit dito, ano, wala siyang kasamang USB-C. Pero kung meron, is talagang solid na to. So, yun. Then, ito naman yung mismong power bank. Then, ito yung balot niya. Ganyan lang, oh. Slim. I believe meron to dito digital. So, meron tayo dito ngayong 84%. So, meron tayong USB-C and then micro USB. So ito yung ating Galaxy S8. Ito yung aking power bank. So makikita niyo naman, sukat na sukat lang siya. If ever man ginagamit mo yung phone mo habang nag-charge ka, kapit lang 'di ba sa kamay mo. Hindi siya mahirap. So now it is time to test out our product. Dito yung ating power bank and nandito rin yung aking phone. At ngayon, i-charge natin 'to. Titignan natin kung gumagana nga ba yung kanyang fast charging. All right, so fast charging at 17%. So, tinesting din natin tong ating power bank sa S21 ng aking kapatid at gumagana rin naman doon yung fast charging. Now, for our second test, titignan natin kung kasya nga ba siya sa ating bulsa. At itong test na to is tinatawag na bulsa test. Ngayon, ibubulsa natin. Alright, kasyang-kasya mga chong. Now, para naman sa ating third and final test, titignan natin kung carbon loading nga ba siya. Carbon lodi. Delo ko lang, yung ating body ata is gawa sa metal or aluminum. Pero kung makikita nyo, ano, napakatibay at walang flex pagka tinatry kong i-bend. And at the same time, meron siyang bigat. Now for my final thoughts para sa power bank na to. Unang-una, nagustuhan ko to ko dahil meron siyang slim design. Pangalawa naman is nagustuhan ko siya dahil sa kanyang paint job. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. And pangatlo, kung titignan mo siya, is hindi siya mukhang tag 300 pesos lang. Actually, kung titignan ko siya, mukha siyang mga tag 1,000 pesos. Plus, meron pa siyang digital panel. And lastly, ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is meron siyang input na USB-C. Now, para naman sa hindi ko nagustuhan para sa power bank na to, actually, wala. Pero sa package overall, is ayun yung wala siyang kasamang wire na USB-C. Mas maganda sana kung imbes na USB na micro is USB-C na lang yung sinama nila. Since yung mga bagong labas naman ngayon ng mga phone is mga naka USB-C na rin. So might as well sana sinama na nila yun. Pero still ano, 300 pesos
okay na okay na yun. So if you want more updates about this power bank, make sure to comment down below kasi sasagutin ko yan once na makita ko. And also, yung update para sa ating ergonomic na chair, sadly, bali na ho yung aking ergonomic na chair kasi nung naghihikab ako, bigla na lang nabali kasi sinasandalan ko. So ito na huli yung ginagamit natin na upuan ngayon, 3 pirasong Eurotex para mataas. So ayun, maraming salamat sa panonood. Make sure to like, comment, and subscribe.